Bumalag si Vice President Sara Duterte sa lumutang na Save the Queen plot na operasyon umano para iluklok siyang presidente. Dinepensahan naman ng bise ang mga tauhan niya na pinakontempt ng kamera dahil sa pang-isnab sa mga pagdinig. Narito ang report ni Marian Enriquez. Ilang beses nang pinatawag sa pagdinig ng House Committee on Good Government ang apat na matataas na opisyal ng Office of the Vice President. Pero patuloy silang nangiisnab, kaya naman pinakontempt na sila at pinaaresto ng komite. Pinagpapaliwanag sila kung paanong ginastos ang confidential funds. Kaduda-duda raw ang mga palusot ng mga nabanggit na opisyal. Medyo nakakapagtaka dahil pare-pareha silang umalis. Pare-pareha silang may travel order. Pre-preha silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Sa kabila niyan, meron namang mga dumalong opisyal ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, lahat sila eh hindi naman alam ang sagot sa mga tanong ng mga kongresista. Ayon sa OVP officials na dumalo sa pagdinig, ang nakaalam daw tungkol sa confidential funds ay ang kanilang special disbursing officer na si Gina Acosta na kasalukuyan ngayong nasa OVP satellite office sa Southern Mindanao. Present din si Attorney Emily Rose Torrentira, hepe ng Legal Affairs Division ng OVP, pero tumanggi siyang mag-oath-taking sa kadahilan ng I am not an invited resource person. Kaya naman pinalabas na lang siya sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ang pagdinig ng komite. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.